Prof, magandang hapon sa inyo lahat. Kasama natin ulit si Master Ulot. Yes. Maghimay, sindi hamot, si Pasa Moriki. Maghimay, sindi hamot, si Pasa. So ayun, sinama natin yung ating kaibigan, si Mark Jonas Karahan, magpapagawa ng MP, nag-crack eh. Bali, mapareper kay Master Ulot. So ayun ang inyong pakaabangan. Ops, nga pala guys, habang nagbabaklas yung kapatid, babanggitin lang natin yung location, ano? Paano matapuan itong masinsyar na kulot? From Cubawa, right side, unahan ng Piña Francia. Makikita niyo po doon, extreme aluminum welding. Yan. Kulot, ha? Kulot lang, hanapin niyo ito. So, yung guys, oh, may pumasok lang na customer. May kausap lang si Master Kulot. At ito po, papakita ko sa inyo yung papare-repair ni kapatid, oh. Ito pong FD na crack. Nga pala guys, share ko lang. Ito pong FD hanger ay nakapix po sa kanyang frame. Kaya kailangan pagawa para magamit pa. Ipapahinang natin kay Master Kulot. So, gumagawa si Master Kulot ng aluminum frame. Kung may crack yan, kung may crack yan sa head tube, seat clamp, or sa BB, or sa dropout. Kaya ng Master Kulot yan, dali nyo lang rito yan. Makagawa ng paraan yan. Alright? Ito guys, pakita nga agad ang finished product gawa ni Master Kulot. Napakaganda, parang bago ulit. Yan pong FD hanger ay nakapix po sa frame, kaya kailangan pagawa para magamit pa ulit ang kanyang batalya. So sa mga balak ka bumisita, puntahan nyo lang dito siya sa Piña Francia, Master Kulot Extreme Sing Shop. So ayun guys, oh, pinasok na po yung road bike ng Kuya Mike. Hi Doggy, kamusta ka na? At ayan po, titirahin na ni Master Kulot. So ayun, no, safe tayo maglakad dito kasi meron tayong Kibitz cover attachment. Alright. Anong tawag sa ginagawa natin ngayon, Master Kulot? Ito yung tinatawag na Alusing. Ano na? Alusing 12. Alusing. Alusing. Okay, Alusing. Isang masela na pag-welding. Bakit masela niyan? Oh, gumagalaw. Dahil gumagalaw. Pero dito, bilis. Hawa ka mo yung bike. Baka biglang umandar. Masela dahil yung pyesa, unang-una yung pyesa, hindi ordinaryong ano. Anong pyesa? Yung bike, hindi ordinaryong... Hindi ordinary basta wini-welding kasi maaaring ma-deform. Ma-deform yung... baka ma-deform yung batalya, no? Batalya. Kaya iniingatan natin na ma-deform. Pangalawa, hindi basta-basta ito ginagawa ng isang welder. Ito ginagawa ng isang tinatawag na lang galing pa sa... Saan pa galing yan? Sa... pag-aaral. Pag-aaral na. Pagiging hindi naman sinasabi natin na tayo perfecto, pero lahat pinag-aaralan, lahat ng bagay na imbis na gagawin, may iwasan masira. So ayun na guys, nabalutan na. Ilan taon na ba yung road bike mo? Ang taon na. Isang taon pa lang. Taon pa lang. Okay. Bakit mo naisipan magpagawa dito kay Kulot? Kasi quality. Quality, tsaka trusted. Yun. Dati, actually, sa mga dati ang gamit ko, TIG-Weld. Ano na? TIG-Weld dati. Ngayon, nawawalan ako ng tiwala sa TIG-Weld kasi instead na matibay, temporary lang siyang nawe-welding. Hindi kamukha ng tinatawag na gas weld. Ang gas weld ay nakikita mo yung ano, nalalaman mo yung ginagawa mo. Hindi mo inaasa sa rat. Ang rad kasi, yun lang yan eh. Hindi mo nakikita yung paano may weldingin. Sa rad. Ayan, ano ang process natin ngayon? Ang process natin dito ay maselan na ano na tinatanggal natin yung chemicals na madumi. Okay. Para kumapit. Ilan taon ka na bang nag-welding? Actually, bata pa ako, 17 years old ako.
nag-start ka na mag-welding. Oo. May machine shop ka na nun? Actually, family... Ah, family business. Family business. Ang tatay ko, dating Camarines. Camarines, machine shop. Camarines. Saan yun? Sa Camarines Sur? Hindi, sa Marikina. Ah, Marikina. Palo ko, taga Camarines Norte. Ayun, tayo lang. Makapas muna tayo ng oxygen. Bakit? Lobat na? Oo, lobat na. Balik tayo sa Camarines. Ano yung Camarines? Yan ba yung sikat dati na machine shop? Yan dati yung sikat na sikat sa Marikina na machine shop. San located dyan dati? Located dati po yan sa Remson tsaka sa Rodriguez. Rodriguez. Yan po yung pinakaunang machine shop sa Marikina. Yun. At ang tatay ko po si Frank. Frank. Bang Frank kung tawagin nila. Isa po ay Liti mong taga Marikina. Okay, cut muna. A few moments later. Okay guys, tapos na po ang aming pinagawa. Maraming salamat kay Master Kulot. Okay tayo dyan. Idol Mike Karaan. So uuwi na po kami. Sa mga balak magpagawa, bisitahin nyo lang si Master Kulot. Open po siya from, ano ang tempo po ka? 8 to 5 PM. Okay, Monday to Saturday. Monday to Saturday. Ulitin natin, saan na location mo, landmark? Una lang na Peña Francia, right side. Lower Magbugan, pero Marcos Highway yan. After lang po ng ano to ah? Peña Francia. SM Cherry, Peña Francia, right tapos side. Nasa right side. Okay. Bago magpag-ride. Si Kulot lang po ang hanapin nyo. Extreme okay. Machine Shop ang pangalan. So ayun, maraming salamat. Salamat din, salamat din. Alright. Salamat. Guys, may nakalimutan ako. Si Master Kulot, anong ginagawa nyo pag Sunday do? Sunday close. Anong ginagawa mo? Adventure sa Baras. Adventure sa Baras ng Mingo. Naalala ko yung sinama ko dito dati. Nagpagawa si Martin Yambo. Yung nagpagawa ng best pass scooter niya, yung side mirror. Ah, oo. Shoutout kay Martin Yambo. Nasa ano nga niya, nasa Dubai yung trabaho. Ay, ito si Master Kulot. Pabilisita natin dito. Nabimiss ka na. Nabimiss din kita guys. Yan. Alright. Eto guys, malalaman nyo na ngayon kung paano pumunta sa workshop ni Master Kulot, Extreme Machine Shop. Andito po kami ngayon sa Masinag Intersection. Sa kanan, papunta po ng Antipolo via Sumulong. Sa kaliwa, papunta na Marikina. Pag dinirecho nyo, dun po pupunta yung shop ni Master Kulot. Pag dinirecho nyo pa yan, dyan po yung papunta ng Boso-Boso, saka ng Garden Cottage, Radar, at Sierra Madre. Pero hanggang doon lang tayo, Kulot. At ito po, fast forward na natin. Alam nyo naman to siguro yung lugar na to kung nagbabike kayo. Bale, madadaanan natin. Nasa left side yung SM Cherry. Ayan po, nalagpasan na. Okay, onti na lang po. Hanggang kilometro na lang. Madadaanan naman natin ang Peña Francia. Ayan, yung may Andok 7-11. Ayan po ang Peña Francia. Pag nakita nyo itong matraffic na lugar na to, malapit na kayo. Onting kembot na lang. Okay, fast forward ulit natin. Ang susunod, ayun na po yung shop. Nasa bandang kanan, bago umahon guys. Ayun o, pag nakita nyo yung motolight sa kanan, onting kembot na lang, makikita nyo na ang machine shop ni Master Kulot. At ayan na po, nasa kanan. At ayun, si kapatid lumagpas. Antulin kasi. So, eto na po tayo sa machine shop ni Master Kulot, Extreme. At ayun na, may customer siya nag-iintay sa labas. At ang katabi pong shop niya, Jump Training, tindahan ng hiyero. Nga pala guys, bago matapos ang ating palabas, share ko lang, mayroong ginawa si Master Kulot nakaraan. From caliper, pinalagyan ng disc yung frame. Tapos, yung 28C, ginawang 35C, pina-adjust yung kabitan ng caliper. So, yun lang, ito po si DJ Tolitz, hehehe, nagpapaalam. Maraming salamat mga kapadyak. Kita kayo muli tayo sa susunod na palabas ko. Wow! Irapan. Ngayon makuha mo ako, ikay nahihirapan. Kasama mo wala lang, di siya katulad namin. Tamang nagsisisi ka pero di mo maamin. Dumadaan ang kotse ko, nakaka-injured ng leeg. Dila na kagat kasi ako iyong bukang bibig. Madaling araw ang alis, walang traffic. Pupunta ng meeting at milyones lang ang topic. Dati libo-libo lang, pero yan ay di sapat. May chance kang yumaman, bakit ba di ka naaatat? Ako'y nasasabik sa mga mangyayari pa. Dating nagre-renta, tas ngayon mga may-ari na. Ako ay hari na, di na ako tauhan pare. Tawagin mo kung OG, di na ako baguhan pare. Magbubunga din itong aming pinagpawisan. Pangarap malaki, nakaka-paranoid na minsan.
Minsan, 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 pangarap malaki, nakaka-paranoid na minsan.